siya. Been a while, actually. Last time nag-upload ako is 1 month ago. I believe so. So, hindi ako masyadong na... Hindi, as in talaga, hindi ako nakakapag-video. Kasi super, what do you call it, busy. Sobrang busy. Tapos, syempre, still nag-a-adjust pa rin ako dito. As you remember, I'm here at Hong Kong. Ayan na nga. So, today is a day. It's another Sunday again. So, I have time to film this video. Actually, I just want to talk with you guys and share with you a life update dito sa Hong Kong. Simula lang dumating ako dito last April 14. So, kamusta naman ako yung tanong, diba? Maraming nag-message, ganyan, kamusta naman? Yung ano buhay, ganyan. Dito, share ko lang as yung sa experience ko. Ha? And right now, actually doing great. I'm doing well. And actually, syempre, siguro 2 months pa lang ako sa employer ko. But technically, it's my third month na dito sa Hong Kong. Until now, syempre, 2 months pa lang. So, I'm still adjusting sa lifestyle, sa communication, normally sa language. Nag-a-adjust pa rin ako. Napansin niyo yung background ko. Ang ganda na background ko. Dito ako sa may park. Sa park mismo, sa loob ng residence. Dito sa area namin. So, I'm just giving this time a chance to talk to you guys kasi it's been a while. I actually wanted to make a video about sa Sundays ko dito. Yung anong new experience in my daily holiday. You know, however, ngayon lang talaga medyo na ano, wala akong time. Tapos, pagod ka, you know, before day off, syempre, trabaho ka. Tapos, ganyan, pagod ka pa sometimes. But, I'm glad. And of course, I'm still feel blessed. Thank you kay God na He's still giving me a lot of, you know, good vibes, positive. Of course, I am blessed. I know that I am blessed. That na sa umaga pa lang, na nagigising ako ng maaga. Alam mo yon na I am still blessed. Because most of our sister pa na nasa, ano, na nasa Manila pa, na mga kasabayan ko sa training, actually, andun pa rin sila. So, they still actually still waiting for the restriction here in Hong Kong to para mawala. I mean, yung kasi may nasa restriction ban pa rin yung ano Hong Kong ngayon until now. I'm not really sure this as few days kung ano ng balita. But the last update is ayan, may restriction pa rin. So is one, Philippines is still one of the nasa high risk pa rin ng Pilipinas. So, yeah. So, wala pa rin flight. And I'm hoping na, of course, I'm hoping and praying na maging okay na lahat na balik na uli yung flight. Yeah, and kinapot na tayo dun. And going back sa experience ko dito in Hong Kong is that right now, actually, it's getting better. Not like before. Na ilagpa ko, kumilos, yung amin yung how to para communicate with them kung yung mga galawan, you know, yung syempre nakatira kasi hindi mo bahay, di ba? As a helper, ikaw talaga yung mag-a-adjust, hindi yung amo mo yung mag-a-adjust for you.
So, in my case naman, I'm still blessed na my employers, they are a good family. They are a good people, you know. And they are, dahil lang yung pray ko yung una, yung pinaka-pray ko naman talaga kay Lord is that, na bigyan niya ako ng employer na they will treat me as a human, you know, kasi marami na tayong istoryang narinig na ganyan, hindi lang dito sa Hong Kong and other countries, mostly syempre hindi mo may encounter yung as in talaga super bait na amo, but you're very blessed kung ituturing ka na nila na tao. So that's what I pray for, na ituturing ka nila talagang tao, you know, na may respect yung ganun. And kasi sa trabaho, as para sa akin na sa trabaho kasi you can adjust, you will learn, you can do better, yung ganun. And pag sa respeto kasi it's a different situation na dapat mong i-adjust. Super talaga. So right now I'm doing well sa employer ko. And yun, trabaho, puyat or stress, but it's fine. It's part of job. Hindi lang naman as a helper. I've been in marami na akong naranasang klase ng trabaho. So pero this time I think it's mas mahirap ang helper. So like parang ano kaya, parang ikaw yung nagmamanage sa bahay. Hindi naman totally na ikaw yung lahat. But mostly at the time kasi nasa bahay ka. So si ikaw yung gagawa sa ano, sa lahat. You know? But that's why I am glad that napunta ako sa ano, sa mabait na mga amo. Yeah. And yeah, yun, okay naman ako dito. Syempre, bless ako kasi maraming, you know, marami akong mga kasabayan right now sa training. Tsaka lalo na yung mga kasabayan ko na pumunta dito sa Hong Kong is that hindi lahat. Talagang iba-iba talagang ma-meet natin employer. You know, na iba-ibang tao. How they treat people, you know, as a helper, kahit as a tao, di ba? Hindi lahat nakakuha ng amo na nakatulad na nakuha ko. May iba na amo na mas talagang mas worse. Yung alam mo yung hindi ka talaga tuturing tao, tuturing kang aso. It's totoo yun. It's real. So one of the ladies sa amin talagang she's actually want to break a contract in the early stage, like 2 weeks. Talagang feeling niya hindi talaga niya kaya kasi walang pahinga, you know. Tapos walang respeto, you know, sa pagkain, talagang sa pagkain, sa respeto or sa space, sa oras, yung pahinga man lang, kahit sa pagkain na ano, mga 30 minutes sa 15 minutes or 10 to 15 minutes sa kain, wala, parang gano'n, walang CR break, mga gano'n eksena. Talagang so I am blessed na hindi man lahat nasa amo ko, you know. Pero yung pinag-pray ko, ayun na nga yung binigay sa akin. But I'm still, I'm blessed. Ulit-ulit. Yeah, because I really feel blessed. Kaya ganun. I'm still blessed and thankful kay Lord na ganun. Diba? Hindi ko ma-experience. Yung katulad na-experience ng one of the ladies. Pero yun lang nga. As yung good thing yan sa training namin, let we encourage each other na yung ano, kasi bago lang naman, diba, malay mo mahilot pa yung amo. At tulad yung mga ibang sinashare sa amin ng mga ibang ladies na yung matagal na dito, few years na dito, na gano'n na, I mean, normal na, parang alam na nila, na experience na nila.
So what we do is just you know, pray kay God na everything will be fine. You know, yung parang mababago din sila, yung magiging okay din ang lahat. At saka sayang kasi, 'di ba, yung effort and time na pumunta tayo dito sa apply papunta dito sa Hong Kong. It's not easy, lalo na this time of pandemic. Ako, na-experience ko yan na sobrang hirap na sa pag-apply. Syempre, yung mga pinang-apply mo dito, papunta dito. So, we're just encouraging each other na just pray and just keep up the good work. You know, kahit hindi nila, minsan may mga employer niya, hindi nila na-appreciate. But, syempre bless ako sa amo ko na ganun, mabait. Syempre, hindi ko naman masisisi sila na ganun, na maramdaman nila na mag-break sila, parang feeling nila, talagang, syempre nakakaawa, diba, yung ganun. Pero, this lang. That's, ano, try lang na yung best for now. Lalo na ngayon, panahon ngayon. Kaya, kahit ako din naman eh, kahit mabayin mga amo ko, syempre amo sila eh. Syempre may mga ugali pa rin na hindi ko gusto minsan, ganyan. Pero, nag-a-adjust ako, bahay nila yun eh. So, I'm just, do okay, like that. Parang gano'n, makikisama ako kasi hindi ko siya bahay. Ako, kasi ako gano'n ako, pag ano, gagawin ko na lang trabaho ko. Ayoko na mag, syempre huwag ka na mag-complain. Yung mga ganon. And, yeah, it's actually another day, another Sunday. Alam niyo yung, dito na ako sa, 3 months na ako nandito. So, mahaba-haba pa yung pupunuhin ko. For 2 years, you know, sila yung mga kasama ko, yung family na employer ko. And actually, itong trabaho na to, it's not super easy. It is the hardest job that I have had, I think. Mahirap maging kasang bahay, di ba? Mahirap talaga, lalo na yung, tapos iba pa yung language nila, di ba? Mga OFW, mga ganyan. Iba yung language nila sa communication. Actually, dito, the good thing about Hong Kong is that second language nila is English na rin. Kasi yung mga new generation ngayon, di ba? Kasi, talaga, syempre, British colony rin sila eh. May part sila na British. So, second language na nila yung English. So, most of the kids here can speak English. Kasi bata pa lang sila, tinatrain na sila talaga na magsalita ng English. And one of their activity is to they have a English class here. Katulad nyo sa mga alaga ko rin, ganun. May English class sila. And so, in the early age, marunong na sila mag-English. So, actually, in my case, yung mga oldies talaga yung mga ano dito, yung mga popo, mga mama, yay, kung, ayun sila yung mga grandparents sa mother side and father side. Ayun yung mga tawag sa kanila. And, short ano na lang din, pag sa mother side is, sa mga grandparents is, ang tinatawag na for grandfather is kung, sa mother side. And popo for grandmother. Sa mother side yung kay mom yun. So, kay sir naman, sa father side naman is popo. I mean, mama and yeye. So, ayun yung tawag nila dito pag sa mga side ng grandparents. So, actually, dun ako nahihirapan sa communication with elders. Kasi, mostly of the elders here, they cannot speak English. So, yun talaga, yung medyo nahirapan ako. Minsan, pag bumibisita sila sa bahay, so, nagluluto, ganyan, may sinasabi sila, hindi ko talaga maintindihan. Minsan, yung mga basic na ibang mga ingredient, nagigets ko naman. Minsan, inaano na sign language, yung ganon. And, doon ako super nag-adjust sa kanila kasi,
And also sa tone nila, hindi ko alam kung galit ba sila or what. You know, feeling na parang sinisigawan na ako. Pero hindi, kasi dito normal tone nila talaga yung mataas. And the good thing also sa sir side ko is that si Yeye is that he can speak English. Because dahil nagtrabaho rin siya sa hotel before, yung 30 years ago, kinakwento niya sa akin. And so I'm glad that Yeye can speak English. So pag si Mama tumatawag, siya yung yung nagiging namin, translator to each other na ganyan. Kung may tanong, ganyan, siya yung lag ko rin nakakausap kung bumibisita kami sa bahay nila, sir. And nila Yeye. So siya yung mostly na nakakausap ko. Kasi he can speak English. So sobrang dalang yung mga elders dito na marunong mag-English. And so ayun, dun ako medyo nag-a-adjust. And also with the kids. Actually sa kids is doon din. Mas sobrang adjust ako dun sa kids. Kasi iba yung hindi ko alam masabi kasi but mostly ng mga helper na nakakausap ko dito talagang sabi nyo na may mga ugali daw talaga mga bagets dito. Yeah, I think so. Maybe. Yeah, I think so kasi most of the helpers na mga nakakausap ko dito sa residence na to ganun. Talagang may something talaga. I mean, may ugali sila na or I don't know. Baka sa culture na rin. Kasi may mga cheche sila. Cheche is elder sister. Ayun yung tawag dito sa amin, cheche. But sa akin, sa mga alaga ako, tinatawag nila akong auntie. And I think auntie rin naman. Auntie cheche kasi elder sister, ganun yung tawag. And so, hindi ko alam kung ganun. Kasi ako sobrang nag-adjust ako sa batang babae ng amo ko. Siya yung bunso. Super nag-adjust. Sobrang naughty niya. I mean, naughty siya. Naughty. Sobrang naughty niya. I think it's normal lang naman sa bata siguro. I think so na maging naughty. But sometimes I just can't handle her. But the good thing is that iniisip ko na lang kasi syempre tao lang tayo. Minsan nauubos yung pasensya natin. But in our case, in my case, and as a helper, syempre, diba, you need to be more patient. Ako sa tingin ko, mahaba pasensya ko eh. Alam ng family ko yan. Trust. Ako, mahaba pasensya ko, pero syempre, may time na hindi mo maiwasan na mawalan ka ng pasensya. Ako, ang ginagawa ko na lang is, syempre, minsan nag-walkout na lang ako. Hindi ko na lang pinapansin. Ganun. Or nag-i-inhale exhale ako. Umaalis na lang. Nag-walk. Actually, ang yun na lang ginagawa ko. Nag-walkout ako. Umaalis ako. Tapos, yun. Hindi ko na lang siya pinapansin kahit inaanay na niya ako. Minsan kasi talaga, nang-aasar lang talaga yung bata. So, ayun. Doon ako super nag-a-adjust sa kids. Kasi syempre iba yung train sa kanila dito. Pagpapalaki, tsaka hindi ko pa kinakapa ko pa yung character ng bata, ng bawat bata. Ugali nila. Kinakapa ko pa. Pero super naman nakakapag sumusunod naman minsan-minsan pag nauto ko. Ganyan, ganun. Ututo, minsan yung luto ko na lang talaga eh. Kasi wala akong choice eh. Kailangan sundin niya ako. Actually, hindi pa ako masyadong nakakagala dito. Kasi for this past few months is may training pa kami. And may training kami and then nag-church ako after training din. Actually, pinag-church ako is Christian church. So far, it's good. Yeah. Kasi marami akong natututunan. Marami akong nalalaman. Yung nakakagaan sa loob? Ganun, na meron kang maraming testimony. Sinishare nila yung mga experience nila sa training.
So, meron kaming idea. Mostly, katulad ko sa mga first-timer na nagtrabaho as a helper and first time din na pumunta ng out of the country to work. Just waiting for my curfew right now. Actually, sa ano ko, sa employer ko is, ang curfew ko is until not late by 9. Hindi siya super late ng 9. So, before 9, umakit na ako. Kasi after church, after training, church, yun. Tapos, balik na ulit biyahe kasi, biyahe, balik ulit dito sa area namin, sa Chunwan. Kasi yung church kasi, tsaka yung training, medyo malayo siya dito sa saan yung location ko sa Chunwan. So, nagbabas pa kami going to Chunwan. Share ko lang yung mga update ko dito kung ano mga pinaggagawa ko dito. Tsaka yung life experience ngayon dito sa Hong Kong. Kaya hindi siya madali sa lahat ng mga nagtatanong sa akin na kamusta dyan, ganyan. Sa pera is ano, okay naman. Sa pera dito okay. Kahit sinasabi sa akin ng elder si Yeye, yung mga nakakausap ko, pera daw dito, maganda daw ang ano dito ng pera kasi malaki ang value ng pera nila dito sa Hong Kong. And at saka malaki ang sahod nila dito. Normal talaga sa Hong Kong. I mean, pag residence ka. And pera is okay. Kaso lang sa trabaho talaga, it's not a easy job. It's not a super easy job. Talagang dito mo talaga mararanasan, you know, as a helper talaga. Ay, thank you na lang kay God talaga na nasusurvive, you know, for every day na ano, na ganapan sa araw-araw dito. Ako dito, kaso lang hindi siya hindi talaga siya madali. So, if you decided to work as a helper, kailangan gusto mo, alam mo yung ano ka, prosigido, ganun. At saka pagtsatsagaan mo yung ugali dito, ugali ng mga tao. Kasi talagang hindi lahat makakakuha ng magandang employer. I mean, a good employer. Hindi lahat makaka-experience ng mabait na amo na may pagkain, na hindi ka magugutuman, kakain ka on time, makakapagpahinga ka on time, hindi ka magpupuyat, yung mga ganon. So, sa lahat ng mga ladies na gusto mag-apply dito, sa mga nagtatanong sa akin, pag-isipan nyo mabuti. Kasi hindi siya madali. Lahat ng pressure, lahat mararanasan mo dito. Actually, ako, I am blessed na hindi ko naman nararanasan yung mga ganon. I am super, super, super blessed na hindi ko nararanasan yung ganon. Tipid sa pagkain. Actually, dito sa ano, sa amo ko, medyo tipid. Sa breakfast, hindi kasi ako makain ng breakfast nila. Isang araw lang, parang isang schedule lang, so every Thursday lang yung nakakain ko na breakfast din nila na nakakain ko. So, so ayun, may discard ako sa, syempre, may sahod na, bumibili ako sa sarili ko. Pagka nahiya kasi ako magtanong, ang magsabi, oh ma'am, baka naman. Ganon. So, ginagawa kong paraan, pero yung nakita niya bumili ako ng foods, ng tinapay ko, ganyan. Sinabi niya, oh, ganyan, next time na sabihin mo sa akin, pag ano, wala nang ganyan. So, kaya kalimitan din, ang ano din, kailangan maging open tayo sa mga amo natin. Maging makipag-communicate tayo. Kasi, actually, it's, sa ako na pag-usapin yung mga rule, yung mga, responsibilities nila as a employer na may allowance tayo for actually for the food. Pero kasi mabait din yung mga amo ko eh. So, I don't ask yung ganyan. Tsaka nahiya din ako actually. Pero I am blessed na gano'n. Okay naman. And kasi hindi lahat
na nabibigyan talaga. As in, kahit yung mga matatagal na dito, ganun pa rin, may nakaka-experience talaga sila ng mga amo na talagang ganun. Kuripot. Ganun. Ano, ang dilim na, no? And, ayun na nga, guys. Share ko life update lang naman to. Short update. And, I hope you enjoy this video. And, hi sa mga ladies na papunta pa lang dito na anak na nagpapabaksin kasi requirements na going up here. So, ladies, just pray na, of course, I am praying also na maging okay na lahat, na maalis na yung restriction dito sa, ano, sa HK, kahit mga ilang flights lang, ilang weeks lang, tapos iba nila, tapos balik nila uli yung, i-open nila uli, you know. And sana mawala na yung mga cases na mga nadetect nila dito sa HK. At sana makapag-flight na, kasi mga ladies namin dyan, sila, shout out kay Vangelia, tsaka kay Lajana, tsaka sa ibang mga ladies na mga kasama namin sa training. And I pray na maging okay na lahat at makapunta na kayo dito at makapagsama-sama tayo sa depth natin, mga luwalew, ganun. And, ay, naba nang sinabi ko. And, thank you for watching, guys. And, I hope you enjoy. And, I hope you are doing well, everybody. And, let's just be good to each other. And, life is so beautiful. And, again, see you in my next video. Bye-bye!